Yo mga guy, welcome sa biyahe ni Boo. Today may gear review ulit tayo, guitar gears. Ito yung MVave Tank G, yung latest guitar effects nila, or IR loader, or amp simulator, or whatever you wanna call it, yung Tank G. Hindi ko na sasabihin sa inyo kung paano siya gamitin, madaming tutorial online. And hindi ko nalalahatin yung features niya. Ipapakita ko lang ulit sa inyo gaya nung review natin sa Cube Baby at sa iba pang guitar effects dyan sa YouTube channel natin. Ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung nagustuhan ko at yung hindi ko nagustuhan sa kanya at yung need ng improvement sa tingin ko. Lahat yun ay based sa opinion ko lamang syempre. Ngayon, mapapansin nyo may tinugtong akong overdrive dito. Sasabihin ko sa inyo mamaya kung bakit. Tapos, nag-set na ako ng presets. Kasi bago ko sabihin sa inyo yung mga bagay na napansin ko sa kanya, papadinig ko muna siya sa inyo sa mix, sa live recording mix. Para magkaroon kayo ng idea kung paano siya tutunog at paano siya gamitin sa recording or sa live setup. Bale, yun, nag-set na ako ng apat na presets na pwedeng magamit sa style ko, sa tugtugan. Isang clean na may konting reverb. Patinig ko sa inyo. Tapos, isang clean na may phaser and mas malakas na reverb. Tapos, isang may low gain overdrive na amp setup dito sa third preset. Tapos isang lead tone. Bale, ayun, yun yung apat na presets na ginawa ko. At ito naman yung sample niya sa isang recording. Bale, ayun. Ayun, ganun ko siya ginamit at ni-record. Bale, ano lang yun, USB recording. Kasi pwede na siyang interface, yung MVave Tank G. Kaya huwag na natin patagalin, simulan na natin kung ano yung mga nagustuhan ko sa kanya. Unahin na natin yun. Grabe, 2.6 ang price niya online. Pwede na siyang audio interface. Pwede siyang USB recording sa PC or sa phone. Or pwede mo rin siyang isaksak sa isa pang audio interface kung meron kang ibang purpose para gawin yon. Pero ayun, sa murang halaga, parang wala yata akong alam na ibang guitar effects na ganun kamura na pwedeng audio interface. Hindi ko maalala kung yung Cube Baby pwede yon. Hindi ko na siya masyadong maalala. Tagal na nung huling video natin about sa Cube Baby. Pero ito pwede siya. Nakakatuwa yon. Next na nagustuhan ko
nag-improve yung effects niya. Yung modulation, hindi masyado. Patinig ko sa inyo. Nag-improve siya, pero hindi pa rin siya ganun ka kaganda. Compared sa Cube Baby, nag-improve naman. Nabawasan yung volume loss, pero meron pa din eh. Halata pa din siya. Pero much better compared sa Cube Baby. So plus yon sa Tank G. Tapos isa pa ang nag-improve sa kanya, yung reverb. Grabe, meron siyang parang ambient sound dito. Oh. So, sa murang halaga, grabe yung reverb niya. Ang ganda. Gandang-ganda ako sa reverb niya. Kulang lang sa controls, decay lang, tsaka reverb mix. Pero pwedeng-pwede na eh. Kung kailangan mo lang ng additional ambient sound. Next na nagustuhan ko sa kanya ay yung amp sim. Yung mga amp sim niya ay 3-band EQ na. Kasi sa Cube Baby, tone knob lang ang meron, di ba? Dito 3-band EQ na. Bass, mid, treble. So, ang daling kontrolin nung tone. Baba naman natin yung treble. Lakas natin yung mid. Baba natin yung bass. Responsive naman siya. Tapos, next ay yung noise gate. Kung napansin nyo, kanina yung pinarinig ko yung ibang preset ko, pagaling natin ulit. May noise siya eh. Ayan o, may noise. So, kung gusto mong alisin yan, punta ka lang sa preset mode. Tapos, ayun. Dalawang kamay. Ayan. Taas natin yung noise gate. Ayan, wala na siya. Pero ako kasi, ayoko masyadong gumamit ng noise gate, lalo na kung hindi high quality. Kasi pati yung sustain ng gitara, nababawasan. Patinig ko sa inyo. Ayun o, parang tinitigilan niya yung sustain ng gitara. So, may mga magandang klase naman na noise gate. So, pero para sa price nga ulit nito, ang ganda kasi may additional noise gate siya. Kung recording, useful to. Ayun. Tapos, ang next na nagustuhan ko sa kanya, and last siguro ito, yung pinaka na emphasize sa akin, yung meron na siyang, punta tayo sa PC. Ayan. Meron na siyang PC software for editing and loading your personal IRs. Ayan. Ayun, sa price ulit niyan, pambira. Hindi naman siya ganun kaganda, medyo old school yung software niya, tsaka hindi ganun kaganda yung design. Pero responsive naman, pag in-edit mo yan, nagbabago naman yung, let's say, patay natin yung delay. Try natin. Ayan o, ang bilis eh. Daig pa nga nito yung sa hot tone eh. Yung hot tone ampero, grabe, delayed yung ano eh. Delayed yung mga nangyayari eh. Maglo-load pa pagka in-off mo yung ibang effects. At next, punta naman tayo doon sa mga hindi ko nagustuhan or sa tingin ko kailangan ng improvement. Unang-una ay yung default IR cabs niya. Kasi kaya medyo gumanda na yung tunog nito, niloadan ko na siya ng dalawang sarili kong IR. Padinig ko sa inyo yung difference. Let's say dito tayo sa preset 1. Ayan, preset 1. And yung personal IR natin. Punta tayo doon sa mga default IRs niya. Mas pansin pa nga pagka may distortion. Try natin dito sa preset 3. Tapos, padinig ko sa inyo yung default IRs. Tapos, patinig ko sa inyo yung personal IR ko. So, sa akin, kung hindi mo siya loloadan ng personal IR, hindi siya magtutunog realistic. For me, not usable. Lalo na pag direct setup.
pagka ganun, pagka yung default IRs niya. Pero yun, madali lang naman loadan, so may way pa rin para magamit siya ng maayos. Next na hindi ko nagustuhan ay yung gap, may gap siya pag nagpapalit ng preset or even pag nagpapalit, pag nag-on or off ng effects. Okay na ako doon sa palit ng preset eh, pero yung nag-on off ka ng effect tapos may gap pa rin, medyo hassle yun. Dinig na dinig yun sa tugtugan, padinig ko sa inyo. Yun oh. May gap, di ba? Ang laki. Ramdam na ramdam eh. No? So, di masyado maganda yun. Tapos, itataka ko kasi sa tingin ko, pinakamadaling i-add sa ganitong klaseng effects ay yung overdrive or booster or distortion. Ayun yung next ko. Wala, next na hindi ko nagustuhan. Wala pa siyang overdrive. So, mahalaga yan eh. Pag nagli-lead ka, pag napansin nyo kanina, medyo bitin yung lead tone ko. Kasi, kailangan ko ng booster eh. Wala akong booster. Yun ang reason kaya in-add ko tong OD pedal na ito. Patinig ko sa inyo yung... Ang maganda naman, ang good thing naman, ang ganda ng response niya sa OD pedal ko. Ang ganda nung tone. Tingnan nyo. Nag-ingay lang kasi sira yung kablo ko. Pero, ayan o. Pang-boost natin dun sa third ano natin, third preset. Ayun, yun siya. Medyo noisy lang pagka may additional pedal, pero lahat naman eh. Halos lahat naman ng effects ganun. Ganun talaga siya. Lalo na't maingay itong strat natin. Itong single coil na strat natin. Maingay talaga siya. Tapos, last na hindi ko nagustuhan, hindi masyado nag-improve yung delay. Yung delay pad. Yung delay models niya. Padinig ko sa inyo. Okay naman. May dual delay pa nga siya. Pero bitin pa rin ako eh. I don't know. Medyo nabibitin ako sa delay niya. Tapos wala pang feedback control man lang. Pero ayun. Again, babagsak tayo dun sa... Again, babalik tayo dun sa... Price naman kasi niya, 2.6, pambihira. Sa dami naman ang kaya niyang gawin, okay lang, di ba? Kasi mura mo naman siya nabili. Pero ayun lang, yun lang naman yung mga hindi ko nagustuhan or tingin ko kailangan pa ng improvement. Now, doon naman tayo sa conclusion ko. Ang conclusion ko kung masasuggest ko ba siya, yung MVave Tank G. Maybe, pwede. Pero hindi siya pang main rig sa akin. Ako, muntik ko siya gawing main rig eh, kasi gaganda ng reviews online eh. Parang di nila masyadong sinasabi yung mga pangit na bagay about sa kanya. Parang pag minamarket online, pwede na siyang main rig eh. Para sa akin, di pa rin eh. Para sa akin, pwede siyang additional sa rig. Or, pwede siyang pang emergency, or pag tinatamad ka magdala ng malaking gamit. Ako, naalala ko yung Cube Baby ko, ginamit ko dati sa wedding gig. Kasi hindi naman... masyadong angat ang gitara doon sa mga kanta. Puro keyboards naman ang malakas. So sabi ko, pwede na yung Cube Baby. Binulsa ko lang. Ito mas malaki-laki ng konti pero ang gaan pa rin. Tapos maliit pa rin. Pwede mo siya ilagay sa maliit na bag. So kung mga ganong tugtugan, pwede naman siguro kung tinatamad ka magdala ng amp. Kasi pwede na siyang direct. Kung tinatamad ka magdala ng malaking effects, pwede na siya. Ayun. Pero kung again, main rig, kung ito yung gagawin mong main pedal mo at walang iba, mabibitin ka sir. Kaya, isip-isip kung gagawin mo siyang main rig.
Ayun, maraming salamat. Yun lang, sana nakatulong sa mga curious sa M. Vavetank G. Maraming salamat sa panonood. At like, share, subscribe ng ibang ng mga videos dyan. At abangan pa yung mga next. Maraming salamat, guys. See you. Bye, guys.